No, unang panahon ng Linggo ay binasa natin ang sulat pastoral ng mag-alang-alang na Obispo Benaventura and Mama Lino tungkol sa buhay katuwala at tungkol po sa mga nais na may hiyan sa pag-alang-alang na hindi kayo nakapag-iwag ng isa o nakarangkulit ko o hindi kayo naka-live-stream ay pwede mo po mabasa yung tulad pastoral sa Facebook page ng The Roman Catholic Diocese of San Pablo. May video rin po naman doon sa TikTok. Ito yung TikTok ko. F.R. Dan Gessi at TikTok.com. So, magpapasalamat po ko doon sa mga followers na PPK tayo. Kaya nakapag-upload ako ng isang banang PPK. Nakapag-upload ako ng 10-minute video. Yung aking tulad pastoral ko ito yung ulang-ulang. And then, kung hindi pa rin ako, ay pwede nyo puntahan mo live streaming ng Facebook page ng parokya Nuestra Senora ng Kilalatingan. Kailang ilalagay doon sa bahagi ng Hulalia. Bilang pagpapatuloy, kakibad mo na naman yung natulad pastoral ay may mga susunod pang mga ipapatuloy. Ito na nga po. Kaya yung basahin ka sa inyo. Unang serye ng lingkuhang panunilay sa salita ng Diyos ayon sa buhay katiwala ng Diyosisis ng San Pablo. Unang haligi ng buhay katiwala pasasalam. Ang buhay katiwala ay isang uri ng pamumuhay na nagsisimula kung saan kinikilala namin ang lahat ng pag-aari ng Diyos. Ang Diyos ang tumutugon ng ating pagpapagbigay at responsable ng pamamahala ng lahat ng ating pangangailangan bilang mga lingkod katiwala. Tayo ay inaalasan ng Diyos na maging tagapag-alaga ng lahat ng binibigay niya sa amin para sa kanyang kaluwalhatian at sa kabutihan ng aming kapwa. Ang mga puntos ng pag-ibigay. Una, ang lingkod na tiwala ay isang dangong nagmamalasakit sa mga bagay na hindi naman niya pag-aari at alam na isang katiwala na ang bawat mabuting bagay sa ating buhay ay kaloob mula sa Diyos. Ang ating material na yaman, ating kalusugan, ating talento, ating mga mahal sa buhay, oras na may roon tayo, bawat araw, ang ating pananampalataya, ang ating kapwa, at lahat ng mamumuling bagay na ating dinadamasa ay galing sa Diyos. Ang isang lingkod katiwala ay naniniwala dito at nangangako na mangangalaga ng mabuti ang mga, sa mga bagay na ito na hindi sa Kanya, kundi galing sa Diyos. Ang isang katiwala ay gumagawa ng mga pagkakasya bagay sa katotohanan ito. Hindi ba lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Unang tulad ni San Pablo sa mga Tagaporito 4:7. Sa kaulugan ito, ang pangunahing pagkakaunawa natin, pangalawa, na ang lahat ng karaniwang iniisip natin bilang ating maaari malinan bilang isang kaloob mula sa Diyos. Ito ang magiging susi na magbubukas sa isang tunay na pangunawa sa kahulugan ng isang lingkod katiwala. Ang lahat ng mayroon siya ay hindi kanya.
Ito ay galing sa Diyos. Kaya dapat siyang maging mapagpasalamat. Pangatlo, hindi ba ang pagsalamat, gratitude, ang dapat ng nilang tugon sa pagbibigay ng mga kaloob? Tulad ng kwento ng sampung petong na mapuna ng isa na siya'y magaling niya. Nagbalik siyang sinisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Pagkapanirapan siya sa paanan ng Jesus at nagpasalamat. Lucas 17:15-16. Ang malalatuan sa puso ng isang lingkod katiwala na marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mga pinagpala ay palasalamat. Pangapan, ang salita ng Diyos ngayong araw na Linggo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lingkod katiwala ay naniniwala at nagtitiwala sa pagkamapagbigay ng Diyos. Hindi tulad ng lalaking mayaman na nabanggit sa Ebanghelyo na umangkin ng maraming bagay na hindi naman niya pag-aari. Kaya nabanggit sa Ebanghelyo na manglawag ng lalaki ng marinig ito at malungkot na umalis sa pagkatiyay napakayaman. Malinaw sa Ebanghelyo na inialamis ng Diyos na makasama niya tayo sa langit. Ngunit ang aming kayamanan ng kamunduhan ay maaaring pumigil sa atin na makapasok sa langit. Hindi tayo ang nagmamayari ng aming sarili. Tayo ay mag-aari ng Diyos. At kung hindi namin mag-aari ang aming sarili, hindi rin namin mag-aari ang mga yaman na mayroon tayo at aming inaangkin. Huwag sana tayong mahulog sa bitag ng paglalagay ng aming pagtitiwala sa kayamanan ng mundo. Dapat natin ilagay ang aming kayamanan sa paglilingkod sa Panginoon at sa aming kapwa. Maaaring gamitin ng Diyos ang mga pagpapala ng mundong ito upang malapit tayo sa Kanya at nakasama sa mga pinaghaharian niya. Sa susunod na mga linggo ng buwan ng Oktubre, ay aming ipagpapatuloy ang aming paninigay sa paksa ng buhay katiwala. Matutuklasan natin na ang pagiging lingkod katiwala ay nagsimula sa pagiging mapagpasalamat dahil sa siya'y naniniwala ng lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Ipagpapasalamat niya ang lahat ng meron siya at magtuto siya na maging mapagbahagi o mapagbigay sa iyo. Gamay sa pagbibigay. Anong mga bagay na galing sa Diyos ang aking pagpapasalamat sa Kanya sa linggong ito? Bilang lingkod katiwala ng mga maloob na ibinigay ng Diyos sa akin, ginagamit ko ba ito para mapagtimuran ko siya at ang aking kapwa sa anong pamamaraan ko may pagpapita sa Diyos na ako'y mapagpasalamat sa pamamagitan ng aking pakikisa sa mga gawain ng aming parokya.